Queen Sui, and please subscribe to my channel, like and share na din ko. Ang pag-uusapan pala natin ngayon is about sa kung bakit nga ba ang mga OFW is pag hindi pa nakalabas o first-timer is gustong mag-abroad. Pag nasa abroad na is gustong umuwi. Okay, una guys, pinakaunang dahilan kung bakit mag-abroad. Yung sa first-timer ha, yung hindi pa nang-abroad. Pinakaunang dahilan kung bakit mag-abroad is nangangailangan ng pera para sa pamilya. Kailangan magtrabaho sa ibang bansa para makapag-provide sa lahat ng kailangan ng pamilya. Second, or I think this is the first, lalo na pag may utang ka. What? Yes. Yes, mga kabisda. Pag may utang ka, naisip mo, hindi mo kayang bayarin yung utang mo pag dyan ka lang sa Pinas na trabaho. And then, yun nga, walang ibang choice kundi mag-abroad dahil akala mo yung utang mo is mabubura agad pag nag-abroad ka. At pangatlo, para sa mga magagandang kinabukasan ng mga anak, pamilya mo, kaya ka nag-abroad. Pero ito, pag dumating ka na dito sa ibang bansa, ang naiisip mo naman ay umuwi. Ang naiisip mo naman ay gusto mong makapiling yung pamilya mo. Ang naiisip mo naman ay nabubored ka dito or parang ikaw mamatay mo kung tatagal ka dito sa abroad. Ang dahilan mo kung bakit gustong umuwi ng isang OFW, lalo na yung mga first-timer, ang dahilan is una, pagdating mo pa lang dito, hindi mo na masyado makasalamuha yung mga tao. Hindi na kayo masyado magkakaintindihan. Kasi nga, iba ka, iba eh. Kumbaga, iba sila, iba ka. Iba-ibang ugali. Pangalawa, hindi nasusunod ang kontrata. What? Yes, guys. Yan ang pinaka hindi nasusunod ang kontrata. Sakali yung sahod mo is aabot ng 2-1 first-timer sa mga first-timers, ang gagawin nila is 1-8. Gagawin lang 1-8. Then, hindi nasusunod ang kontrata. Yung nakasulat na trabaho na talagang trabaho na para sa'yo, na in-applyan mo, na yun yung dahilan kaya ka pumunta dito. Ang iba hindi nagkatulong pagdating dito. Hindi naging katulong or ayaw maging katulong. At yung may skill naman talaga sila. Yes guys, may skill sila. Kunwari, gaya ko sa salon or sa spa. Yun. Kaso nga, dahil nga sa yun nga, iba dito guys. Pag mabait ka, inaabuso ka. Kaya kahit gano'n ka pa ka-skilled worker, basta mabait ka, utos dito, utos doon, utos ni amo, utos ni manager, utos ni reception, utos ni mga ano, gato ganyan. Kalat nila, ikaw yung gagawa. Kalat mo, ikaw lang din yung gagawa. Ganyan guys. Kaya gustong umuwi ng mga OFW sa Pinas, balik or kahit saan mang lugar sila alin. Pag nakapunta sila ng abroad. Diba ang sakla? Oh my God! Grabe. First, bakit umuwi yung ano? Is sahod. Pangalawa is, hindi nasusunod yung trabaho. Pangatlo, pag andito ka na sa abroad, hindi mo nakapiling yung pamilya mo, naiisip mo na, na sana pala kapiling ko sila, kahit konting ano lang, kahit kumain lang kami ng kamuting kahoy,
Alam na ako sa bukid sa mga piling ko sila. Nahuhusot ko. Nandito ko. Yun guys. Kaya dapat talaga sa mga hindi pa nag-abroad, hindi pa naging OFW, pag-isipan niyo mabuti. Nandyan lang sa atin yung ano, pera. Sa totoo lang, nandyan lang sa atin. Nandyan lang sa lugar natin yung pera. Nandyan lang sa lugar natin yung ano. Kasi gaya ko, kaya kong kitain sa Pinas yung pinita ko dito. Sa totoo lang. Hard work, hard work. Ang problema lang kasi, syempre nagka-problema. May mga problema, kunti. Kaya ang nangyari, ganun. Napasubo. Kaya ang advice ko sa mga baguhan, pag pumunta kayo dito, please lang, ito ang pinaka-advice ko sa inyo. Pag pumunta kayo dito, maging matapang kayo. Ipaglaban nyo yung nasa kontrata. Kung anong iuutos sa inyo na hindi nakasulat sa kontrata nyo, ipaglaban nyo na hindi ko trabaho yan. Pag yung sahod nyo is kulang, ipaglaban nyo na kulang tong sahod ko, dapat musunod ang nasa kontrata ko. Kasi guys, pag nagawa nilang utos-utosan ka, ganito lang yung sahod mo dito, kasi pag okay ka ng okay, forever na yan. Hanggang 2 years, 3 years, or kailan ka man sa kanila. Forever na yan. So dapat maging matapang kayo. Huwag kayong gumayos sa akin. Sa totoo lang, oo, mahirap. Mahirap maging mabait. Mahirap maging, alam mo ba yung patient mo na sobrang haba kasing lawak ng mundo yung patient mo. Na kahit nasasaktan ka na, nagagalit ka na, pero hindi mo mailabas kasi naiisip mo. Ang naiisip mo kasi, pag ano na, kumbaga mo nagka-problema na, or kumbaga ginawan ka ng kahit ano, or may mga hindi ka pa nagkasundo, ang maiisip mo, paglalabanan ko to, gulo. So anong mangyari sa akin? Pag sasagot ako nito, pag mali yung sagot ko, gulo. So anong mangyari sa akin? Uuwi ng Pinas, ng luhaan? Or ano? Di ba guys? Ang hirap. Yun ang mga dahilan kung bakit gusto umuwi ng mga OFW kung saan na sila umuwi na lugar nila pag nakatry na sila. Pero nangingibabaw pa rin ang fight para sa pamilya ko to. Para sa pamilya ko, igaganda ng buhay ng pamilya ko sooner or kung kailan man maging okay ang lahat, lalaban ako. May Panginoon. Yun lang ang talaga ano ng mga OFW guys is may Panginoon. Yun lang talaga yung laging pag ginagawan ka ng masama, sasabihin gandang bahala, hindi naman ang pababayaan ng okay. Kaya yun, ibang mga OFW is nagtagal, pero yung iba talaga yung fighter talaga. Kasi yung fighter talaga, hindi talaga mas mga fighter. Yung pinaglalaban talaga nila yung karapatan nila. Sobrang bilib ako doon sa mga ganun. Kaso, ayun, hindi ako fighter eh. Ang fighter ako, kumbaga fighter ako sa pagiging maunawain, yun lang. Tinitiis, fighter ako sa pagiging matiisin. Pero about sa paglalaban sa karapatan, wala akong lakas. Kasi, syempre iba-iba naman yun. Kasi yung ano. Kaya yun, sana sa mga pumunta ng kahit saan, lalo na sa lugar na kung nasaan ako ngayon, maging matapang kayo. Ipaglaban nyo ka ng tama. Tapos, maging maingat na lang din. Good luck. At sana, may natutunan kayo sa seryosong usapan natin ngayon. Kasi nga, ang dami kasing nagtatanong eh kung ano. Kung ano bang meron sa abroad na sa mga first timer na ano na gusto mag-abroad, ano bang meron, bakit pa gusto mag-abroad ng iba, bakit mo naiingit ng iba na abroad si ano, itong inyo. Pero hindi nyo alam guys, yung abroad, yung kaliwang ano mo, nasa hukay na. Hindi mo alam kung buhay pagdating mo sa lugar na
Gusto mo punta. Ikaw lang ang isa. Isipin mo yan. Ikaw lang ang isa. Wala kang karamay dito. Kasi kahit kababayan mo, hindi mo karamay. Wala kang karamay dito, men. Mga kabisla. Kaya dapat sariling ingat. Yung ingat talaga doon, ingat. Tapos, huwag mag, ano, sa mga, kahit gano'n pen ka, ano, huwag mag, ano, kasi hindi lahat ng forget kalahe mo, ano, ang bait sa'yo. Yan lang. Sana nakatulong ko sa inyo o ano ninyo. Mga tanong sa isip ninyo na kung may, at kung may kulang pa pala sa mga sinasabi ko, comment down na lang para maano kayo, ano pa kayo sa mga experience ko lang naman dito, sa mga na-experience pa lang. Kasi itong mga sinasabi ko is experience ko, experience ng iba yung mga sinasabi. So yun guys, sa mga gusto mag-abroad, I salute you and good luck. Bye!